We are back again mga kabalbas. Baguhan ka ba sa bike to work? Panoorin mo ang video na ito at baka makatulong ako kung paano hihanda ang bike mo bago pumasok. Shoutout muna kay Roland Stevie, Mark Connor TV at sa Dera Riders at kay Kay Villacarillo. Listen up, I'm fast. I'm faster than you. My bike's clean. Una, palaging i-check ang chain, panatiliing malinis at may oil para maiwasan natin ang magtulak ng bike sa kalsada. Maraming klase ng chain oil or lube ngayon sa market. May dry lube, may wet lube, may wax lube, ceramic lube, at green oil. Pero para sa akin, kung pampasok lang naman sa trabaho, okay na to. At least, mura, at mabibili mo pa kahit sa ang hardware. Para sa pang-araw-araw na gamit ng bike, pwede mo siyang lagyan ng chain oil kahit once a week. Sa paglalagay naman ng chain oil, dapat tama lamang na malagyan ng oil ang roller at link pin ng chain. Pag nasobrahan ng oil ang chain, dudumi ito at kakapitan lamang ng alikabok. Isang ikot lang ng paglagay ng oil, okay na. Tapos, punasan agad ito para matanggal ang mga excess na oil. Dapat i-check din mabuti ang mga gears bago gamitin ang bike. Siguraduhin na sa tono ang shifting ng gears para maiwasan ang aberya sa kalsada. Palaging i-double check din ang harap at likod na brakes para maiwasan ang aksidente sa kalsada. Palaging i-check ang hangin ng gulong. Para malaman ang tamang hangin, tingnan lamang ang gilid ng gulong at makikita mo dyan kung ilang pressure lamang ang dapat mong ilagay. Pwede ding spisilin ang gulong. Normally, 25 to 35 PSI okay na. Tamang taas ng upuan or saddle height. Dapat nasa wastong taas din ang upuan natin para hindi tayo mapagod sa kalsada. Pag sobrang baba kasi ng upuan, sasakit ang tuhod at likod natin. Ang tamang taas ng upuan ay hanggang bewang mo lang at nakatingkayad ka sa lupa pag nakaupo ka sa bike. Pag kabisado mo na ang bike, pwede mo pa siyang itaas as long as naka 5 to 8 degrees nakabend ang tuhod mo na naka 6 o'clock position ng pedal mo. Dapat komportable ka din sa posisyon ng upuan para hindi sumakit ang puwet at likod mo. Dapat hindi siya gumagalaw, hindi tabingi, hindi nakatingala, at hindi nakayuko. Kaya dapat, check mo din kung komportable ka sa posisyon ng saddle mo. Try mong ipadyak kahit 3 kilometers lang para ma-check mo kung sumasakit ba yung likod o puwet mo. Dapat may bell at ilaw ka sa harap at likod. Iwas aksidente din ito, lalo na pag sa gabi at may nakakasabay din tayong mga motorista sa kalsada. Mas maganda kung may maliwanag ka na puting ilaw sa harap at pula naman sa likod. At dapat nakikita siya ng mga nasa likod mo. Pwede mo siyang ilagay sa seat post at sa seat stay naman kung naka-dropper post ka. Maglagay ka ng mga unique na bell. Yung kahit may bell ka, yung tipong maangas pa din tingnan yung bike mo. Para sa akin, hindi kabadoyan ang paglalagay ng ilaw at bell sa bike dahil ito ay para din sa kaligtasan natin at ugaliing magdala ng tubig mga kabalbas lalo na pag mainit ang panahon. At ang pinakahuli, ang bike lock. Laging i-secure ang bike para hindi mawala at manakaw. Pwede mo siyang ilagay dito or dito. Huwag kalimutang i-sanitize ang bike pagkatapos gamitin mga kabalbas. Nasa description ang link ng video ko kung paano ko sinasanitize ang bike ko. At ang pinaka-importante sa lahat, magdasal muna bago lumabas ng bahay para sa ating kaligtasan at sa kalusugan. Sana ay may natutunan kayo mga kabalbas sa video kong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video para makatulong pa tayo sa mga baguhan nating mga kapadyak. Ride safe at wear your helmet at mask palagi.